paano nga ba makapag-register dito sa Shari Shari online? And by the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng Shari Shari, pwede na makapag-register right away. Bali ito yung mga una niyang hihingi na information. By the way, itong ginagawa natin is pwede niyong gawin kahit gamit niyo yung laptop ninyo, computer ninyo, pareho lang din yung magiging process. Nandito tayo sa website ng Shari Shari, bali sa ngayon wala kasing mobile app ang Shari Shari. That's why gagamitin niyo yung browser ninyo, either yung Safari for iPhone users or Google Chrome for Android users. So proceed tayo, kumpletihin ko lang lahat ng information na hinihingi dito. And then from here, ito yung mga pwede pa nating basahin further, yung privacy policy, terms, conditions, and yung mga agreement dito sa bandang baba or yung mga disclosure. Kapag okay na lahat, pwede nang i-tap itong accept and continue. So nakapag-register na nga tayo ng ganun kabilis, pero hindi pa kasi doon natatapos, kailangan nating i-verify yung account. Pero bago ko i-verify yung account, i-add ko muna to sa home screen, and then install ko na din. Kasi nga walang app itong Shari Shari, and based na rin sa website nila, mas maganda or suggested nila na i-save ito sa home screen para mas madali siyang i-access next time. Parang same na rin as i-open yung mga apps na naka-install sa phone mo. So nung in-exit ko yung browser ko, ito na yung Shari Shari, open ko lang to. And from there, nakapag-open na tayo. Ino-open siya via browser pa din, nakasave lang yung home screen. So ito yung quick tour niya. For step 1, may menu na pwedeng i-access. And then dito sa phones, pwedeng makapag-deposit nga, pero kailangan verified muna yung account. Dito sa search, sa bandang taas, medyo mali lang yung naka-arrow. Sa notification siya nakatapat. Pero sa search symbol, pwedeng mag-search dito ng mga ticker symbol or yung mga companies na gusto nating i-check muna or mag-invest. And dito sa watch list, andito yung mga stocks na pwede mong i-monitor. Let's say gusto mo siyang bilhin and gusto mo muna siyang i-check or i-monitor muna further before mo nga bilhin. And then lastly, for this quick tour, dito sa invest na tab, andito yung mga option ng mga companies na pwede mong pagpilian. Pwede mo itong i-add sa yung favorites para nga naman malist mo na yung mga top stocks na preferred mo. And then, got it. So, ang gagawin ko is i-verify ko na yung account. Close ko lang to. Punta tayo sa menu. And then, account. And then, identity verification na. Sa pag-verify ng account, ito yung mga kailangan natin i-provide. Yung general information. Under dito sa general information, aside sa name and email address na pin-provide natin, kailangan din mag-provide ng mga details na nakikita nyo rito. Phone number, address, TIN. While for employment status, pwede nyo itong i-edit at i-provide yung mga information na hihingin dito. Especially kung employed kayo and kung saan kayo nag-work, kailangan nyo kumpletuhin lahat ng information dito. For retired, ito yung option. For student, ito lang din siya. Not employed and also self-employed. For self-employed, ipoprovide din yung ibang information ng name of employer, employer address, and job title na din. Next, for financial profile. For financial profile, i-ask dito yung income mo o yung kinikita mo annually or sa loob ng isang taon, estimated net worth. Kasama na rito yung possible yung sa properties mo, investable or liquid assets, it means yung cash na anytime pwede mong i-invest or gamitin, and account funding source, ito yung mga option niya, employment income, investment, inheritance, business income, savings, and family yung source. Next is yung trusted contact. Just in case na kailangan may kontakin na iba, adult, kailangan more than 18 years old, pwede mo siyang ilagay dito. Normally, pwede ito yung family member natin. And then for photo, ID, and proof of address, ito yung part na critical talaga para ma-approve or ma-verify yung account. Ang hihingin dito is yung picture ng ID. Dapat government-issued photo ID ito. Kasama na dyan yung passport, driver's license, UMID, at iba pang mga government-issued IDs. Proof of address or billing, kailangan ma-upload din siya. Kasama na rito yung mga utility bills or yung mga credit card bills na nare-receive natin. And now na nakompleto ko na yung mga hinihinging information dito. By the way, para dito sa photo ID and proof of address, ito yung list of IDs na pwedeng pagpilian. Tinatanggap nila ang national ID or yung PhilSys ID. Also, for the billing statement or yung proof of address, ito naman yung mga tinatanggap nila.
Kung wala rito, yung bill or yung i-upload yung document, pwede nyo piliin yung other. Basta ang mahalaga is yung kapakita doon, yung pangalan ninyo and yung address nyo na din. And ito rin yung mga dapat tandaan sa i-upload na document. Dapat 3 MB yung file size at most. And then meron ding birth date. Also yung document ng proof of address is dapat hindi siya outdated for more than 3 months. And ngayon nakumpleto na, tap ko tong submit for identity verification. And then scroll down lang, i-accept natin to. Tap ko yung next. And now, para sa pagbayad or yung upfront fee na tinatawag sa Shari Shari, kung saan bago ka magkaroon talaga ng official account dito, kailangan mo munang magbayad. And ang cost niyan is 250 pesos plus convenience fee na 15 pesos plus transfer fee pa. Depende kung paano yung pagbayad mo. Like kung bank transfer via InstaPay from other bank, depende dun sa ginagamit mong bank account kung magkano yung transfer fee nun. And also, nung tinry ko kasi yung UPay, nagkakaroon ng error na katulad nito. So, hindi ako makapag-proceed. So, ang ginawa ko is, nag-report ako sa Shari Shari Customer Support. And from there, pinalitan nila yung payment method. From UPay, ginawa na nila ang InstaPay. So, ito na yung nakikita ko itsura. And then from here, tap ko lang itong continue to confirmation page. Ito yung information tungkol sa akin. Ito yung cost. Kailangan 265 pesos. I-check ko lang tong checkbox for the privacy policy. And now, ito na yung instruction. Kailangan i-scan itong QR code para makapag-transfer na. Pwedeng i-save na sa device itong QR code. Pero ang gagawin ko is i-scan ko na lang kasi nung sinave ko rin sa device, nagkakaroon din ako ng issue. And then, ito information, receiving bank account name, merong reference number. Although, nakaka-confuse kasi nakalagay na put this in the account number field. Hindi ko alam kung bakit sa account number, pero feeling ko ito yung parang notes or reference number or remarks ang kailangan paglagyan. So, let's see. Ang gagamitin ko nga pala is Union Bank. And yun yung pinili ko dahil libre yung pag-transfer pag Union Bank sa Union Bank. And ito yung Union Bank account ko. Oops, login lang tayo. Send money. And then, another Union Bank account. Scan tayo ng QR code. Slide ko lang. And then, QR code. Scan ko na to. Ayan, transfer from. Okay na. Tap ko na tong next. Wala akong option to enter the reference number. Proceed tayo. Tap ko kung pwede kong i-edit. Okay na to. Done. And then, transfer. Hintayin ko lang yung one-time password or OTP para ma-finalize na nga itong pag-transfer. And after ma-enter yung OTP, hintayin lang natin na ma-confirm. And actually, nagkakaroon ako ng error. So, pangalawang try ko na to, same method. Akala ko may issue lang kanina, pero it seems like hindi ako makapag-transfer. Tinry ko nga rin pala from BPI to this account, Union Bank. Ayaw din, hindi rin magkaroon. Hindi rin nagpo-push through yung transaction. For this specific account, sa ibang banko kasi na nag-transfer ako, okay naman kanina. Pero this one lang talaga nagkakaroon ng issue today. So possible sa Shari-Shari yung issue, pero hindi ko sure. Pero ang gagawin ko is itatry ko lang, inang itatry para sa upfront fee. And then kung kailangan mag-raise ng concerns sa Shari-Shari, pwede kayong mag-email sa support@shari-shari.io para sa kahit na namang concern. Pero overall, ganun yung pag-register, pag-verify, kung ano yung mga requirements and also yung expectation na rin na magkakaroon talaga ng upfront fee either via UPay nyo bayaran kung wala namang issue or bank transfer kapag nakapag-proceed. Please let us know kung ano yung naging experience nyo. Feel free na mag-comment sa baba. And also, kung magkakaroon na kami ng review tungkol dito or yung mga succeeding transaction, kung kamusta ba yung pagiging user-friendly and also yung convenience or other factors tungkol dito sa Shari Shari when it comes to fees, taxes, and all that, ipapublish namin yan dito sa video sa baba. So kung may nakikita kayong video dito, please click it for additional information. And for the meantime, kung wala pa, you may visit our channel for other tutorial videos. And see you sa mga next videos. Bye-bye!